Ibon ng Mangkukulam. 5 years ng boyfriend-girlfriend sina Joey at Regine. At sa wakas, naitakda na rin ang araw ng kanilang kasal. Wala nang makapipigil sa pagiging Mrs. Joey Franco mo, mahal. Matamis ang ngiting sabi ni Joey kay Regine habang kumakain sila sa isang classy restaurant. Makahulugang ngumiti si Regine. Talaga lang ah, 1 month pa before our wedding. Marami ka pang makikitang magagandang babae. Hanggang tingin na lang ako sa kanila, mahal. Nakaprogram na tong puso ko na ikaw lang ang mamahalin habang buhay. Sarap namang pakinggan. Totoo ba yan? Oo naman. At saka, ikaw, papayag ka bang maagaw pa ako sa iyo ng iba? Hindi. Diretsang tugon ni Regine. Guwapo si Joey. Maganda si Regine. Parehong may pinag-aralan at may matatag na hanap buhay. Napakaswerte na nila sa isa't isa kung iisipin. Anong oras ang alis mo bukas, mahal? Tanong ni Regine kay Joey habang naglalakad sila sa paboritong park. 5 in the morning, sibat na ako. Bakit hindi mo nalang tawagan o sulatan yung mga relatives mo sa probinsya? Liblib ang lugar nila. Baka naikasal na tayo saka palang darating ang sulat. Or worst, hindi na nila matanggap. Hindi rin uso ang cellphone doon. Need talaga na personal silang i-invite para siguradong makarating. Humarap si Joey kay Regine. Dapat ay naroon sila sa araw ng kasal natin. Importante sila sa akin. Napakalaki ng naitulong nila sa akin lalo na nung nag-aaral pa ako. Paunawa niya. Nang magulat ang dalawa sa isang taong grasa na bigla na lamang humarang sa kanilang daraanan. Babalutin ang dilim ang inyong pag-ibig. Anitong nanlalaki ang mga mata. Kikidlat ng dugo at lulunurin ang inyong mga pangako. Kilabot na nagkatinginan sina Joey at Regine. Dinuro ng taong grasa si Joey. Luluha ng tinik ang mga anghel ng pag-ibig at tutusukin ang marupok mong puso. Kumapit kang mabuti sa katig ng pag-ibig. Kung hindi, malulunod ang mga puso nyo sa dagat ng mga luha. Paika-ika ngunit mabilis nang tumalikod ang taong grasa. Puno ng takot ang mga mata ni Regine. Mahal! Shh! She's just a crazy woman. Pinsan! Tuwang sigaw ni Joey sa nagsisibak ng kahoy na si Mando. Kadarating pa lang niya sa probinsya ng mga ito at hindi magkandadala sa mga bit-bit na pasalubong. Saglit na kinilala pa siya ni Mando. Oh, pa Joey, nintik na ang pogi mo lalo ngayon na! Mahigpit na nagyakap ang magpinsang matagal na panahon na ring hindi nagkita. Kumusta ka na, insan? Tanong ni Joey. Eto, binata pa rin hanggang ngayon. Ikaw, kumusta ka na? Humantong sa pagkainan ang kumustahan. Malapit na akong ikasal. Balita ni Joey. Kaya nga ako na parito eh, para imbitahan kayo. At hindi ako papayag na wala kayo roon. Maari ba namang hindi kami dumalo roon? Sabi ni Tio Gardo. Oo nga, pinsan. Segunda ni Mando. Buti ka pa, Joey. Ikakasal na. Ani Tia Marta. Sabik na kaming magkaapo, pero ito atang si Mando eh, wala nang balak mag-asawa. Hindi palang dumarating ang tamang babae para sa akin, inay. Maagap na sabi ni Mando. Maya-maya'y nag-iinuman na sa balkonahe ang magpinsan.
Mga 1 week ako rito, Insan. Masarap dito eh, presko. Sabi ni Joey. Oba, samantalahin mo na ang nalalabi mong mga araw na binata ka pa. Pagsasawain kita ng masusustansyang gulay, Insan. Kakailanganin mo ang lakas pagkatapos ng kasal mo. Kinabukasan ng umaga ay pinasyalan ni na Joey at Mando ang ilog na paborito nilang paglanguyan noong mga bata pa sila. Tanda mo pa ba noong muntik ka ng malunod sa ilog na ito, Insan? Oo, buti na lang at nasagip mo ako. Pero ngayon, malabo na akong malunod. Expert na ako sa swimming. Dumaib sa tubig si Joey. Matagal siyang naglangoy sa ilalim ng tubig. Paglutang niya ay may nahagip ang kanyang paningin. Isang babaeng napakaganda. Maamo ang mukha, alon-alon at mahaba ang buhok. Bakat sa manipis nitong kasuotan ang napakagandang hubog ng katawan. Naliligo din ang babae sa ilog, di kalayuan sa bahaging kinaroroonan ni na Joey at Mando. Itinuro ito ni Joey kay Mando. Sinong babaeng yun, Insan? May pangingilag sa mga mata ni Mando. Naku, si Aliana yan, Insan. Hinagod ng tingin ni Joey ang babae. Napakaganda niya, Insan. Pero walang magtangkang manligaw dyan, Insan. Bakit naman? Mangkukulam ang ina niyan at balibalita, engkanto ang ama. Palimbhasa'y laking lungsod. Tinawanan lang ni Joey ang sinabi ng pinsan. Nakita sila ni Aliana. Kinilabutan si Mando. Tayo na, Insan. Mahirap nang makurso na dahan yan. Sumunod si Joey kay Mando. Pero tinampunan niya ng tingin ang dalaga. Hindi ito ang magiging una at huli nating pagkikita, Aliana. Aniya sa sarili. Parang nabatubalani kay Aliana si Joey. Gumawa siya ng paraan upang muli niyang makita ang dalaga. Nagpanggap siyang bird hunter at nagtungo sa kubo ng mga ito. Taupo! Taupo! Tawag niya. Muntik na siyang mapasigaw nang dumungaw sa bintana ang isang matandang mukhang bruha. Napakatalim ng mukha. May ibong itim ito sa balikat at may hinihimas-himas na pusang itim din ang kulay. Ano ang kailangan mo, lalaki? Makikiinom lang ho. Mangangaso ho ako at naubusan ang baong tubig. Tumawag ang matandang bruha. Aliana! Lumabas ng silid si Aliana. Bakit po, ina? Bigyan mo ng tubig ang estranghero. Kumuha ng tubig sa banga si Aliana. Titig na titig si Joey sa dalaga habang papalapit ito sa kanya. Tingin niya ay lalo itong gumanda. Heto ang tubig. Inabot ni Joey ang baso ng tubig. Salamat. Walang anuman. Nginitian ni Joey ang dalaga. Gumanti ito ng kiming ngiti. Parang saglit ay nasarili nila ang mundo. Nagulat sila nang biglang tumikhim ang ina ni Aliana. Umupo ito sa tumba-tumbang nasa bungad ng pinto. Pumasok ka na sa silid, Aliana. At ikaw, lalaki, inumin mo na ang tubig at pagkatapos ay maari ka nang umalis. Ininom ni Joey ang tubig sa baso. Salamat sa inyo. Alis na po ako. Tumalikod na si Joey. Inihatid siya ng matalim na tingin ng matandang mukhang bruha. Di naniwala ka ng mangkukulam ang ina ni Aliana. Tanong ni Mando kay Joey. Nasa balkonahe sila ng mga sandaling iyon.
Nakakatakot lang talaga ang mukha niya, Insan. Hindi naman totoo ang mangkukulam eh, katang isip lang. Binabalaan kita, Insan. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, huwag mo nang pag-interesan si Aliana. Mabuti sana kung tutuluyan mo eh. Alam mo namang ikakasal ka na. Pero hindi nakinig si Joey. Para talagang isang opyo ang dalaga na hindi niya kayang iwasan. Magandang umaga, Aliana. Bati ni Joey rito nang matsyempuhang naglalabas sa ilog. Ikaw pala. Ang dami mo namang nilalaban. Gusto mo tulungan kita? Naku, wag. Gawaing babae ito. At saka hindi naman kita kilala eh. Ah, ako si Joey. Bahagya pa siyang lumapit upang makipagkamay sa dalaga. Pero nadulas siya sa lumot ng isang bato. Oops! Hulog sa tubig si Joey. Tawa ni Joey na pagkuway inihaba ang kamay. Tulungan mo naman akong umahong dito, ang lamig ng tubig. Inabot ni Aliana ang kamay ni Joey. Pero biglang hinila niya ang dalaga. Hulog din ito sa tubig. Nagkatawanan na lamang ang dalawa. Yun ang naging simula ng maganda nilang pagtitinginan. Halos araw-araw ay nagkikita sila sa ilog. Hanggang sa... Mahal kita, Aliana. Joey, mahal din kita. Nung una pa. Nagkatitigan sila. Nanghahalina ang mapupulang labi ni Aliana. Hindi tumutol ang dalaga nang ilapat ni Joey ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Bagkus ay tumugon ito sa mga halik niya. Sa di kalayuan, may isang palakang nagmamasid kina Joey at Aliana. Hindi ko gusto ang pakikipagmabutihan mo sa estrangherong yon, Aliana. Pagbungad pa lang ng dalaga sa pinto'y sabi ng kanyang ina, nakaupo ito sa tumba-tumba habang hinahaplos-haplos ang palaka na nasa braso. Napatungo si Aliana. Ngayon lang ako umibig ng ganito, ina. Sana hindi ka nagkamali, Aliana. Ang balak na isang linggong bakasyon ni Joey ay naging dalawang linggo dahil kay Aliana. Walang araw na hindi sila magkasama simula nang magkaroon ng relasyon. Mahal mo ba talaga ako, Joey? Tanong ni Aliana habang nakahilig sa balikat ni Joey. Nakaupo sila sa burol, pinapanood ang paglubog ng araw. Oo naman, nanghinang ang kanilang mga labi. Kumulimlim ang langit. Nagsimulang pumatak ang ulan. Mababasa tayo. Hinila siya ni Aliana. Halika. Lumakas na ang buhos ng ulan. Takbo ang dalawa. Sa isang yungib dinala ni Aliana si Joey. Sinindihan ng dalaga ang sulo sa loob ng yungib. Ang yungib na ito ang pangalawang tahanan namin ni Ina. Maganda, hindi ba? May pagmamalaking sabi. Mas maganda ka, ani Joey habang nakatitig sa magandang hubog na katawan ni Aliana. Kagandahang lalong naging mapangakit sa pagkakabasa ng ulan. Naninikit ang manipis nitong kasuotan sa bawat umbok at kurbadang tila nililok ng pinakamagaling na iskultor sa balat ng lupa. Sumilay ang ngiti sa mapupula at masamasang mga labi ng dalaga. Ano ka mo? Lumapit si Joey. Ang sabi ko, mas maganda ka. Hinaplos niya ang marosas na mga pisngi ng dalaga
Napakakinis, malasutla. Wala ng mga katagang namutawi sa kanilang mga labi. Mga mata na lang nila ang nag-usap na sinang-ayunan ng kanilang mga damdamin. Muling naglapat ang kanilang mga labi, mas maalab. Mahigpit ang mga yakap nila sa isa't isang tila walang makapaghihiwalay. Sa labas ng yungib, masinsin ang patak ng ulan. Napakalamig. Kabaligtaran ng naglalagablab na mga damdamin ni na Joey at Aliana. Ako pala ang una. Tila nakokonsensyang sabi ni Joey pagkatapos ng lahat. Oo, Joey. At kailangang panagutan mo ang namagitan sa atin. Dahil kung hindi, aanihin mo ang bangis ni ina. Pakakasalan kita, Aliana. Napangiti ng pagkatamis-tamis si Aliana. Asang-asa siya sa binitiwang salita ni Joey. Hihintayin kita uli rito bukas. Oo, sige. Pag-uwi ni Joey ay sinalubong kaagad siya ni Mando. San ka na naman galing at dinilim ka? Naiwan mo yung kwan mo, cellphone, tumitit kanina. Binasa ni Joey ang message sa cellphone. Pinauuwi na siya ni Regine dahil may mga kailangan pa silang asikasuhin sa kasal nila. Kinabukasan, maaga pa'y nasa tagpo ang ilog na nila ni Joey si Aliana. Nagpaganda ng gusto ang dalaga para sa lalaking pinakamamahal. Matamis ang ngiti sa mga labi. Nagniningning ang mga mata. Tila ba kung hihiwain mo ang puso niya'y hindi dugo ang aagos, kundi purong pag-ibig. Pero hindi si Joey ang dumating. Mando, nasaan si Joey? Malungkot na umiling lang si Mando. Nasaan si Joey ko? Namumuo ang luha sa mga matang ulit ng dalaga. May iniabot na sulat si Mando kay Aliana. Binasa ng dalaga ang sulat ni Joey. Sulat ng pagtatapat, ng paghingi ng tawad, ng pamamaalam. Bumalong ang luha sa mga mata ng dalagang api. Joey! Napaluha si Mando. Awang-awa siya sa dalaga. Sa dalagang ito na may nahihimbing na puso na walang ano-ano'y ginising ng haplos ng pag-ibig na biglay kukuyumusin at dudurugin lang pala. Malayo na si Joey ng mga sandaling iyon. Ninangat-ngat siya ng konsensya. May puwang ka rin dito sa puso ko, Aliana. Pero mas mahalaga sa akin si Regine. Patawarin mo ako. Aniya sa sarili habang sakay ng bus pauwi. Nakarating sa kaalaman ng ina ni Aliana ang masakit na sinapit ng dalaga kay Joey. Ninoko niya ako, ina. Ninoko niya ako. Umiiyak na sumbong ni Aliana habang mahigpit na nakayakap sa ina. Matalim na matalim ang mga mata ng ina, punong-puno ng galit. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magtitiwala sa estrangherong yon. Gabi, lumabas ng kubo ang ina ni Aliana. Hawak ang itim na ibon.
Magbabayad ka, lalaki. Nagngangalit ang mga ngiping bulong. Pinakawalan nito ang itim na ibon. Magbabayad ka! Mangiyak-ngiyak sa galit nitong sigaw. Lumipad ng mabilis ang ibon. Naghahari ang pagaspas ng mga pakpak sa katahimikan ng gabi. Ilan ba ang gusto mong maging anak natin? Tanong ni Regine habang malambing na nakahilig sa balikat ni Joey. Nang gabing iyon ay nasa swing house sila sa harap ng bahay ni na Regine. Dalawa. Isang lalaki, isang babae. Teka, kung dalawa pa kaya, isang bakla at isang tomboy para kumpleto. Pwede rin. Sa di kalayuan, nakadapo sa kawad ng kuryente ang ibong itim ng ina ni Aliana. Lumipad ito ng mabilis, parang isinibat, tinuka sa pisngi si Regine. Aray! Tuloy-tuloy na lumipad palayo ang ibong itim. Napaluha sa hapdi si Regine. Nagdurog, Umar! Gagong ibon yun ah! Halika sa loob, gagamutin natin. Sa loob ng bahay, dali-daling ginamot ni Joey ang sugat sa pisngi ng nobya. Maliit lang naman pala. Mabuti na lang hindi ka namata. Kung sa mata ba ako natuka at nabulag ako, pakakasalan mo pa ako? Tigas ng iling si Joey. Ay, hindi na. Parang batang nagmaktol si Regine. Hindi nga. Siyempre, joke lang. Masayang naghiwalay ang dalawa ng gabing iyon. Pero kinabukasan, tumawag sa cellphone ni Joey si Regine. Hindi na matutuloy ang kasal natin, Joey. Basag ang tinig nitong sabi. Napangisi si Joey. Agang-aga, binibiro mo ako. Hindi pa nga ako nagkakape. Tumaas ang boses sa kabilang linya. May kahalo ng iyak. Hindi ako nagbibiro. Hindi na matutuloy ang ating kasal. Hindi na. Pinamulahan ng mukha si Joey. Regine, are you out of your mind? Anong dahilan at hindi matutuloy ang ating kasal? Dahil sa tuka ng ibon, Joey. Dahil sa tuka ng ibon! Natampal ni Joey ang noo. God, tuka lang ng ibon yan. Kayang itago ng make-up. Tuloy ang kasal, Regine. Hintayin mo ako dyan. Mag-uusap tayo ng personal. Halos lumipad si Joey papunta sa bahay ng nobya. Pagdating niya roon, ay naabutan niyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama ang umiiyak na si Regine. Nakatalikod sa kanya. Humarap ka sa akin, Regine. Ngayon tayo mag-usap. Umiling lang si Regine. Yumuyugyug ang mga balikat. Halatang umiiyak. Regine naman, sabi ko naman sa'yo, tuka lang ng ibon yan. Sige na, harapin mo na ako. Matatakot ka lang, Joey. Umalis ka na. Ayoko na. Umaatras na ako sa kasal natin. For God's sake, walang makakapagbabago ng pagtingin ko sa'yo, Regine. Biglang humarap si Regine sa kanya. Napaatras siya. Gimbal na gimbal. Ang buong mukha ni Regine na aagnas. Ngayon, Joey, handa mo pa rin ba akong pakasalan? May naalala si Joey na nagbigay ng konklusyon kung bakit nangyari iyon sa mukha ng nobya. Ang ibong tumuka sa pisngi ni Regine, ibon yun ng ina ni Aliana. Usal niya sa sarili. Takbong palabas si Joey. Napahagulgul na lang si Regine. Oo nga't itinutulak na nitong palayo si Joey. Pero mas masakit palang makita ang kusang pagtalikod nang minamahal.
Joey! Hindi tinalikuran ni Joey si Regine. Umalis siya upang magtungo kina Aliana. Halos hindi niya namalayan na nasa labas na pala siya ng pintuan ng mga ito. Nakikiusap ako. Patawarin niyo na ako. Samo ni Joey sa ina ni Aliana. Hindi, lalaki! Magtusa ka! Magtusa kayo! Binalingan ni Joey si Aliana. Aliana, parang awa mo na nagsisisi ako sa ginawa ko sa iyo. Naging bingi ang mag-ina sa pakiusap ni Joey. Pinagsaraduhan siya ng pinto ng mga ito. Napaluhod na lang siya at napahagulgol. Umuwing bigo si Joey, pero buo ang loob na nagpa siya. Tuloy ang kasal natin, Regine. Aniya kay Regine habang hawak sa magkabilang balikat. Oh, Joey! Araw ng kasal. Walang kamalay-malay ang marami sa nakalulunos na mukha ni Regine na ikinukubli ng makapal na belo. You may now kiss the bride. Panghuling salita ng pari. Itinaas ni Joey ang belo. Nangilabot ang lahat nang masaksihan ang mukha ni Regine na nooy lalong gumrabe ang pagkaagnas. Inuuod na ito. Walang pangingiming hinagkan ni Joey ang naaagnas na mga labi ng babaeng pinakamamahal. Sukat dooy. Nagbalik sa dati ang mukha mo, Regine. Maganda ka na ulit. Maluhaluhang bulalas ni Joey. Ha? Hinaplos ni Regine ang mukha. Oo nga. Diyos ko, salamat po. Maraming salamat po. Luhaan, ngunit masayang nagyakap ang dalawa. Mahigpit, punong-puno ng pag-ibig. Iba't iba ang reaksyon ng mga tao. May pumapalakpak sa tuwa, may umiiyak. Sa may pintuan ng simbahan, may pusong nagdurugo. Wala nang pag-asa ang pag-aasam kong magbabalik ka pa sa piling ko, Joey. Tinalo ng pag-ibigan niyo ang kulam ni ina. Bulong ni Aliana habang luwaang nakatanaw kay Joey. Humakbang palayo si Aliana. Pero maligaya na rin ako dahil maligaya ka. Mahal ko. Anghel sa sementeryo. Naglalakad sa sementeryong iyon si Nestor nang mapansin niya ang isang babae na sa tansya niya ay kaedaran niya lang na nasa 24. Nakaupo ito sa harap ng isang puntod, nakapangalumbaba at nakatitig lang sa lapida na parang tulala. Gusto sana niya itong lapitan pero nag-alangan siya. Sa likod ng kanyang isip ay may katanungang umusbong. Hindi kaya isa siyang multo? Lumingon sa kanya ang dalaga na parang puno rin ng katanungan ng isip na pakunot-no pa nga ito. Kakaiba ang tingin yun kaya't napatras si Nestor. Tila nakadama siya ng hindi mawaring takot mula sa mga mata ng babae. Kaya dali-dali siyang tumalikod at tuluyang umalis. Kinabukasan ay muling nagbalik si Nestor sa sementeryo. Nakasanayan na kasi niya ang magpabalik-balik doon dahil bata pa siya
ay isinasama na siya ng kanyang ama sa pagsisipulturero nito. Pero matagal nang yumao ang kanyang ama. Ang ipinupunta naman niya ngayon sa sementeryo ay ang pagdalaw sa puntod nito at ganoon din sa puntod ng kanyang ina na nahihimlay sa tabi ng kanyang ama. Sa muling pagkakataon ay nakita niya ang babae. Tulad ng suot nito noong una niyang makita ay nakaputing bestida at puting sapatos pa rin ito. Napakaganda nitong tingnan sa kasuotan. Parang anghel sa mga mata ni Nestor. Kahit na gustong gusto na niya itong lapitan ay may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi niya maintindihan, hindi niya matiyak kung anong meron sa babae na sa tuwing makikita niya ay para siyang hinihila nito papalapit sa kanya. Subalit humahantong lamang hanggang tingin. Ilang beses pa niya itong nakita na nag-urong-sulong siya. Hanggang sa isang araw ay bulagain na lang siya nito sa likod ng isang puntod na dinaanan niya. Huli ka! Sandali! Sino ka? Huwag kang lalapit! Tila napahiyang napayuko si Nestor. Ako pa talaga ang huwag lalapit? Eh ikaw nga itong lagi nakasubaybay sa akin? Pasensya ka na. Lagi kasi kitang nakikita eh, na nag-iisa at mukhang malungkot. Napawi ang ngiti sa labi ng dalaga. Tumalikod dito at nagsimulang humakbang palayo. Sandali lang! Habol ni Nestor. Lumingon sa kanya ang dalaga. Bakit? Kung kailangan mo ng kaibigan, pwede ako. Isang tipid na ngiti ang pinakawala ng dalaga bago muling tinalikuran ang binata kasabay ng pahabol na salita. Ako si Angel. Ako naman si Nestor. Lihim ang kagalakang nadama ni Nestor. Nasibik siya sa isipin na muli niyang makikita si Angel sa sementeryo. Hindi naman siya nabigo. Sa harap ng puntod na iyon, ay muli niya itong nadatnan sa kaparehong oras kahapon. Sino yung lagi mong dinadalaw? Papa ko. Ah, may itatanong sana ako sa iyo eh. Ano yun? Bakit yan lagi ang suot mo kapag dumadalaw ka rito? Regalo kasi sa akin ni Papa ang bestida at sapatos na to. Noong huling birthday ko na nakasama ko siya. Kaya pala, siguro mahal mo ang papa mo. Oo naman, wala na kasi akong kinagis ng ina. Ikaw, ba't lagi kang nandito? Dating si Pultorero ang tatay ko rito. Naging playground ko na nga itong sementeryo. Dinadalaw ko rin sila ni Inang sa puntod nila, sa bandaroon. Ganun ba? Umihip ang malamig na hangin. Sa pagdampinyon kay Nestor ay dila, kinilabutan siya at nakadama ng takot. Ang malamig na hangin na dumaan ay parang baliwala lamang sa dalaga, na natili itong nakatitig sa puntod ng ama. Nakikipag-usap man sa kanya ang dalaga ay hindi pa rin mapalagay si Nestor, kaya't nabuo sa kanyang isip na alamin ang tinitirhan nito. Nang tumayo ito para umalis ay palihim niya itong sinundan. Subalit, bago pa man siya makalabas ng sementeryo ay biglang may makapal na usok na humarang sa kanyang daraanan. Hindi siya nakagalaw, kaya naman hindi na niya nakita ang direksyong tinahak ni Angel. Nawala ito sa kanyang paningin. Ang pagkikita nila ni Angel ay nasundan pa ng ilang beses. Halata niya ang lungkot sa mga mata nito, kaya't sinikap niyang pangitiin ito sa paraang alam niya. Hindi naman siya nabigo dahil ibang-iba na ito sa unang pagkakataon na nagkita sila. Hindi na niya halos nakikita ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Sa kabila nito ay hindi pa rin maalis ang duda niya
na isa lamang itong kaluluwa. Dahil sa tuwing tatangkain niyang sundan ito, ay palagi na lang itong basta nawawala sa kanyang paningin na parang bulang naglalaho. At sa tuwing magkasama sila ay may kung anong takot ang nagsusumiksik sa kanyang dibdib na hindi niya mawari. Pero pilit niya iyong iwinawaksi sa isip dahil sa kabila ng kanyang mga pagdududa ay masaya siyang nakakasama at nakakausap niya ang dalaga. Hanggang sa naisipan ni Nestor na dalhin si Angel sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Tatang, Nanang, siya po si Angel, bago kong kaibigan. Kumusta po kayo? Tugon ng dalaga na animo kumakausap ng buhay. Alam mo, Angel, ang sabi ng tatang at nanang ko dati, kung ako raw ay mag-aasawa, piliin ko raw yung mabait at maganda. At saka kung may matipuhan daw ako, ipakilala ko agad sa kanila. Nang sa gayon eh, mabistahan nila kung ito'y karapat-dapat. Napatingin si Angel kay Nestor. Teka, kaya ba dinala mo ako rito? Ang ibig bang sabihin, nagugustuhan mo ko? Hindi makasagot si Nestor para siyang teenager na nahihiya sa harap ng kanyang crush. Eh, oo sana, kaya lang alam ko naman na hindi pa tayo lubos na magkakilala. Tumango-tango ang dalaga. Pero Angel, masaya ako na nakilala kita. Masaya rin naman akong nakilala kita, Nestor. May sasabihin pa sana ang dalaga nang muli ay pumagitan sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Waring may nakakakilabot na ibinubulong ang kalikasan. Nagkatinginan sila. Kapwa may katanungan ang isip na hindi nila mabigkas. Nang may mapansin si Angel sa katabing lapida sa puntod ng mga magulang ni Nestor, sinarili na lang muna niya ito. Dahil nga sa kakaibang pakiramdam ni Nestor, ay pinuntahan niya ang kilala niyang albularyo na si Inang Tarsing. Anong ginagawa mo rito? May nais lang mo akong itanong, Inang Tarsing. Anong itatanong mo? Tungkol ho sa babaeng madalas kong makita sa sementeryo, sa palagay ko'y umiibig na ako sa kanya, pero sa pakiwari ko na may isa na lamang siyang multo. Hindi nakaimik ang matandang babae. Pinagmasdan si Nestor at saka napailing. Nang sumunod na araw, ay muling naglakad sa sementeryo si Nestor. Nagtataka siya dahil mula nang dalhin niya sa puntod ng kanyang mga magulang si Angel, ay hindi na niya ito nakita. Palagi niya itong inaabangan sa puntod ng papa nito, pero hindi ito dumarating. Bakit kaya? Dinalaw ba siya ni tatang at nanang sa panaginip at sinabing hindi siya karapat-dapat sa akin? O nagsawa na siya sa kadadalaw sa papa niya? O nagsawa na siya sa pakikipag-usap sa akin? Mga tanong sa isip ng binata na hindi niya masagot. Nestor. Inang Tarsing? Huwag mo na siyang hintayin. Hindi na siya babalik dito. Si Angel po? Bago mo ako binuntahan, naging panauhin ko na siya. Sinabi niya sa akin na nakita niyang nakasulat ang pangalan mo sa isang lapida katabi ng puntod ng iyong mga magulang. Sinabi ko sa kanyang tama ang kanyang hinala, na isa ka ng kaluluwa. Hindi po totoo yan. Ang totoo siya nga ang pinaghihinalaan ko, di ba? Ang takot sa puso mo. Ang mga usok na humaharang sa daraanan mo sa tuwing susundan mo siya
ay mga palatandaan na hindi ka na nabibilang sa kanyang mundo. Nakikita at nakakausap mo siya dahil meron din siyang third eye gaya ko. Hindi ko ito agad sinabi sa'yo dahil ayokong masaktan ka. Pinag-isipan ko munang mabuti ang dapat kong gawin. Inang Tarsing, sabihin mo sa aking nagbibiru ka lang. Pinuntahan nila ang lapidang kinasusulatan ng pangalan ni Nestor. Nanlumo ang binata. Namatay ka sa isang aksidente. Banggaan ng jeep at truck. Namalagi ka sa sementeryong ito dahil halos ito na ang naging pangalawa mong tahanan mula pa man sa iyong kamusmusan. Pero hindi ka mananatili rito hanggat gusto mo. Dahil kakailanganin mo pa rin umalis para tunguhin ang tunay mong destinasyon. Si Angel, nilayuan ka niya dahil tulad mo ay umuusbong na rin sa kanya ang pag-ibig. Pero dahil sa nalaman niya, batid niyang walang patutunguhan ang damdaming iyon, kaya siya na mismo ang lumayo. Napaupo si Nestor sa isang puntod, sapo ang ulo. Hindi. Hindi dumaari. Hindi pa ako patay. Kailangan mo yung tanggapin upang maluwalhati kang maihatid ng liwanag sa iyong paroroonan. Hanggat hindi mo yung tinatanggap, hindi magkakaroon ng kapanatagan ang iyong kaluluwa. Hayaan mong tulungan kitang makatawid sa kabilang buhay. Si Angel, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap kahit sa huling pagkakataon. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Makinig ka sa akin, Nestor. Kailangan kitang maihatid sa lalong madaling panahon bago pa maagaw ng dilim ang iyong kaluluwang pag-alagala. Sabihan mo agad ako kung handa ka na. Tumango ang binata. Sa paglipas ng mga araw ay nabalot ng kalungkutan ang puso ni Nestor. Wala na si Angel. Hindi na ito nagpakita sa kanya. Kaya naman nagpasya na siyang lilisanin na niya ng tuluyan ang sementeryong iyon. Kasalukuyan siyang inoorasyonan ni Inang Tarsing nang marinig niya ang malakas na tinig ni Angel. Nestor! Patakbo itong lumapit sa kanya at hindi man siya magawang yakapin ay sinubukan pa rin ito. Angel, mahal ko, nagbalik ka. Patawad kong tinalikuran kita, Nestor. Labis akong nalungkot. Hindi ko kayang mawala ka. Pero mas makabubuting tumawid ka na sa liwanag. Napailing si Inang Tarsing. Nestor, ituloy na natin ito. Inang Tarsing, mag-uusap lang kami. Dumistansya ang matanda. Angel, alam kong hindi tayo nararapat sa isa't isa dahil magkaiba na ang ating mundo. Kaya bumapayag na ako na hanggat hindi pa ganoon kalalim ang pagtingin natin sa isa't isa ay dapat na tayong bumitaw para hindi na lumalim pa ang sugat na lilikhain nito. Gayunpaman, mawala man ako sa paningin mo. Mananatili ka sa puso ko saan man ako dalihin ng liwanag. Palagi mo sanang iingatan ang sarili mo. Naiintindihan ko, Nestor. Tulad ng lagi kong sinasabi, masaya akong nakilala kita. At palagi pa rin akong magiging masaya sa mga alaalang iiwanan mo. Matapos magpaalam ay naging saksi si Angel sa pagtulong ni Inang Tarsing kay Nestor na makatawid sa liwanag. Ang mga luha ay hindi napigilan ng dalaga na dumaloy sa kanyang pisngi habang unti-unti nang naglalaho sa paningin niya si Nestor. Nestor, balang araw ay magkikita tayong muli. Hintayin mo ako sa langit. Makalipas ang isang taon sa muli niyang pagbabalik sa sementeryo ay tila hindi niya tanggap na nakatawid na si Nestor sa langit. Nestor,
Labis akong nalulungkot. Sana makita kitang muli. Habang nagtitirik ng kandila sa puntod ni Nestor, ay naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Ganoon na lamang ang gulat niya nang muli niya itong makita. Nestor! Angel, matagal kong hinintay ang pagbabalik mo. Malungkot din ako dahil gusto kitang makasama sa parehong dimensyon kung nasaan ka. Matinding lungkot ang naramdaman ni Angel mula sa mga salitang iyon ni Nestor. Gusto kitang makasama, pero paano? Samahan mo ako kung nasaan ako ngayon. Dito sa langit, sa mundo naming mga kaluluwa, kung nasaan rin ang iyong mga magulang. Makakasama mo kami, Angel. Magiging masaya tayo habang buhay. Kumikirot ang puso ni Angel nang marinig iyon. Matagal na rin nangungulila ang babae sa mga magulang nito. Ibinuka ni Nestor ang kanyang mga bisig kasabay din ng pagbuka ng malawak nitong pakpak. Isang anghel ang kaharap ni Angel. Matulog ka sa yakap ko, aking mahal. Susunduin kita sa iyong panaginip. Yumakap si Angel kay Nestor kahit hindi niya ito mahawakan. Kung kaya't sa ilalim ng puno ng akasya ay doon siya natulog ng mahimbing. At hindi na siya nagising pang muli. Lingid sa kaalaman ng dalaga, ang imahe ni Nestor na muli niyang nakita ay isa lamang huwad. Isang demonyong mapanlinlang ang sumundo sa kanya. Kaya naman, ngayong pareho na silang sumakabilang buhay ni Nestor, ay hindi na sila magkikita pang muli. Dahil sa impyerno siya dinala ng isang demonyong panggap-anghel sa sementeryo. Panaghoy sa hukay. Nagmamadaling bumaba ng jeep si Jenna. Tiningnan niya ang kanyang pambisig na relo. Pasado alas 11 na ng gabi. Inis na inis ang dalaga dahil pinag-overtime pa siya ng kanyang manager sa opisina, kaya't ginabi na siya sa pag-uwi. Tahimik na sa subdivision kung saan sila nakatira. Wala na rin mga tricycle na bumibiyahe dahil hindi pa naman gaanong nade-develop ang subdivision na ito sa Cavite. Kaunti pa lang ang mga nakatira at magkakalayo pa ang mga bahay na meron nang umuokupa. Niwala pa ngang security guard na nakabantay sa pinakabungad ng subdivision. Sa kalagitnaan pa ng subdivision nakatira si na Jenna, madilim na ang paligid kaya't lakad at takbo ang kanyang ginawa. May mga parte kasi ng subdivision na mayroon pang mga talahib at wala pang mga bahay. Kabadong kabado siya dahil bukod sa napakadilim ng kanyang dinaraanan ay mga tunog ng kuliglig at palaka ang kanyang naririnig sa paligid. Tanging flashlight lamang ng kanyang cellphone ang nagsisilbing liwanag niya habang binabagtas ang daan pauwi. Nagsisisi siya dahil gusto sana siyang sunduin ng kanyang tatay sa babaan ng jeep, ngunit siya na rin ang tumanggi dahil hindi niya tiyak kung anong oras siya makakauwi dahil sa traffic. Nabuhayan lang ng loob si Jenna nang biglang may liwanag ng isang paparating na sasakyan mula sa kanyang likuran.
bahagyan niya itong nilingon at natanawan niya ang isang van. Habang naglalakad ay nagtaka si Jenna dahil parang sinusundan siya ng van. Dahan-dahan lang ang pagpapaandar nito at pakiramdam niya ay sinasabayan siya nito habang naglalakad. Bigla siyang kinabahan kaya tumakbo na siya. At hindi nga siya nagkamali. Nang tumakbo na siya ay bigla ring humarurot ang van at hinabol siya. Halos mapugto ang kanyang hininga sa pagtakbo sa sobrang kaba at hingal. Bigla siyang napatigil sa pagtakbo dahil biglang huminto ang van at dalawang lalaki ang mabilis na bumaba mula rito. May takip ang mga mukha nito at bigla siyang sinunggaban ng mga ito. Nagsisigaw si Jenna ngunit sadyang malalakas ang mga lalaki. Mabilis siyang nakaladkad ng mga ito papasok ng van. Umiiyak na si Jenna habang patuloy sa pagpupumiglas. Nagpaikot-ikot ang van sa loob ng subdivision at dinala siya sa pinakadulong parte ng subdivision na wala ng mga bahay at nagtataas ang mga talahib lamang ang naroon. Kinaladkad nila si Jenna mula sa van papunta sa talahiban at itinulak nila ang dalaga dahilan upang ito ay masubsob. Nagsisigaw na naman si Jenna at humingi ng saklolo. Tinangka niyang tumakas. Tumakbo siya, ngunit ilang di pa palang ang kanyang naihakbang ay may naramdaman na siyang tumama sa kanyang likuran. May naramdaman siyang mainit na likido na tumagas mula sa kanyang likod. Sa hangaring makatakas ay hindi niya ito pinansin. Tumakbo siya ng tumakbo, ngunit sunod-sunod din ang pagtama ng mga bala sa kanyang likod. Kahit pasuray-suray na sa kanyang paglakad, ay pinilit pa rin ni Jenna na tumakbo, ngunit hindi na niya mayakbang ang kanyang mga paa at nanlalabo na ang kanyang paningin. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, ay may salita siyang binitiwan. Anak, pagbabayaran nila ito. Pagkasabi niyon, ay tuluyan ang pumikit ang mga mata ni Jenna. Samantala, natanggap na ni Ricardo ang masamang balita mula sa Pilipinas. Si Ricardo ang nobyo ni Jenna na kasalukuyang nasa Singapore dahil sa isang business meeting ng kliyente nila doon. At hindi lang business meeting ang pinuntahan niya roon. Kasama niya rin ang bagong nobya na si Florabel na anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Masyadong tuso si Ricardo. Alam niya kung gaano kayaman ang pamilya ni Florabel, kaya kahit na alam niyang buntis na ng tatlong buwan ang nobyang si Jenna, ay nagawa pa rin niya itong lukohin at ipagpalit kay Florabel. Kunway nagulat pa si Ricardo sa ibinalita ng nanay ni Jenna tungkol sa pagkamatay nito, ngunit lihim siyang natatawa dahil siya mismo ang nagpapatay sa kanyang nobyang si Jenna. Ayaw niyang malaman ni Florabel na mayroon siyang nabuntis na girlfriend at ayaw na niyang manggulo pa si Jenna sa kanya kapag inalok na niya ng kasal si Florabel. Ito lamang ang naisip na solusyon ni Ricardo upang tuluyan ng manahimik si Jenna, kaya nagbayad siya ng mga taong papatay dito. Sumapit ang Sabado, ang araw ng libing ni Jenna. Bumaha ng luha at paghihinagpis at waring nakiramay ang kalangitan sa matinding kalungkutang na darama ng lahat. Matindi naman ang sikat ng araw matapos basbasan ng pari ang kabaong ni Jenna. Ngunit biglang kumulimlim ang kalangitan at biglang kumidlat ng napakalakas.
Marami ang nahintakutan sa biglang pagdilim ng kalangitan. Maya-maya pa ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Tumagal ng halos isang oras ang napakalakas na ulan. Ayon sa mga nakipaglibing, ay matindi raw ang galit at hinagpis ng namayapang si Jenna, kaya biglang kumidlat at umulan ng napakalakas sa kalagitnaan ng mainit na sikat ng araw. Ni hindi man lang nagpakita sa araw ng libing ni Jenna si Ricardo, idinahilan nito na nasa Singapore pa siya, ngunit wala naman talaga siyang balak na makipaglibing pa. Ilang linggo lang ang lumipas mula nang ilibing si Jenna ay inalok na ng kasal ni Ricardo si Florabel. Pinagandaan niya ng gusto ang kanyang wedding proposal sa kasintahan. Napakaromantiko ng inihanda niyang dinner by candlelight sa isang sikat na restaurant na ang venue ay sa isang hardin na napapalamutian ng mga puting rosas ang paligid. Pagkatapos nilang kumain, ay inilabas na ni Ricardo ang isang mamahaling singsing at lumuhod sa harap ni Florabel at sinambit ang mga katagang, "Will you marry me?" Wala namang pagsidlan sa tuwa si Florabel dahil ito ang matagal na niyang hinihintay. Nang akmang isusuot na ni Ricardo ang singsing, ay biglang humangin ng napakalakas. Namatay ang sindi ng mga kandila na nasa mesa nila at pati ang mantel ng mesa ay inilipad ng hangin. Gulat na gulat ang dalawa. Natatarantang tinawag ni Ricardo ang waiter at ipinaayos ang mesa at muling pinasindihan ang mga kandila. Muling kinuha na Ricardo ang mga kamay ni Florabel at isinuot nito ang singsing. Ngunit hindi pa man na isusuot ni Ricardo ang singsing ay muling humangin ng napakalakas. Namatay muli ang mga kandila at laking gulat ng lahat dahil maging ang mesa na inukupan nila ay tinangay ng hangin. Labis na nahintakutan si Florabel at ang mga tao sa paligid. Bukod sa sobrang lakas ng hangin, ay nanunuot pa ang sobrang lamig ng hangin sa balat. Ay wari, may kasama itong panaghoy na nakakakilabot. Umiiyak na si Florabel sa sobrang takot. Niyaya na nito si Ricardo na umuwi. Hindi naman nagpatinag si Ricardo. Kahit sobrang lakas ng hangin, ay pilit nitong isinuot ang engagement ring kay Florabel. Pagkatapos ay umuwi na ang dalawa. Inis na inis si Ricardo sa nangyari dahil hindi naging romantic ang kinalabasang wedding proposal para sa kasintahan. Pagkaraan ng dalawang buwan ay naisaayos na ang kasal na Ricardo at Florabel. Gaya ng inaasahan, bongga ang naging kasal ng dalawa at tuwang-tuwa ang tusong si Ricardo dahil parte na rin siya ng mayamang pamilya nina Florabel. Ilang linggo pa lang na naikakasal ang dalawa ay nagsimula na ang mga bangungot ni Ricardo sa buhay. Nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nasumpungan niya ang sarili sa isang lugar na madilim. Palinga-linga siya sa paligid. Napakatahimik ng lugar. Tanging mga kuliglig lamang ang kanyang naririnig. At laking gulat niya nang mapagtantong nasa isang sementeryo siya. Maya-maya ay parang may naririnig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Tinig iyon ng isang babae na parabang kasama lang sa ihip ng hangin ang nakapangingilabot nitong boses. Nananaghoy ito at humihingi ito
ng tulong. Maya-maya naman ay may narinig siyang pag-uha ng isang sanggol. Nangilabot si Ricardo dahil palakas ng palakas ang pag-uha nito. Para na siyang mabibingi dahil ang tinig ay nasa tenga na niya. Tumakbo siya kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Patalon-talon siya sa mga nitso na kanyang nadaraanan upang makatakas sa lugar na iyon. Nadapa siya sa sobrang pagmamadali at nagpaggulong-gulong sa isang malalim na bangin. Dito na nagising ang kanyang asawang si Florabel dahil sa kanyang mga sigaw. Sinampal niya si Ricardo upang magising. Love, gumising ka, binabangungot ka. Ang sigaw ni Florabel kay Ricardo. Hapong-hapo si Ricardo nang magising. Takot na takot siya dahil parang totoo ang lahat. At ang ikinagulat ng mag-asawa ay nang mapansin ni Florabel na napakadumi ng pajama na Ricardo at may mga nakadikit pa dito na mga amorseko at marumi din ang mga paa ng asawa. Ano ba yan, love? Umalis ka ba ng bahay nang hindi ko nalalaman? Ang galit na tanong ni Florabel kay Ricardo. Hindi ako umaalis ng bahay, ano ka ba? Nakita mo ngang tulog lang ako, di ba? Ang naguguluhan din na sagot ni Ricardo. Ang akala ni Ricardo ay hindi na muli mauulit ang masamang bangungot na iyon. Ngunit nagkakamali siya. Gabi-gabi ay paulit-ulit niya itong napapanaginipan. At gabi-gabi rin ay nagigising silang mag-asawa na marumi na ang pajama at mga paa ni Ricardo pagkatapos nitong bangungutin. Nababahala na si Florabel sa nangyayari sa kanyang asawa at minabuti nitong kausapin si Ricardo ng masinsinan. Ngunit panay lang ang pagtanggi ni Ricardo na hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanya kahit na pakiramdam niya ay minumulto na siya ng dating kasintahan na si Jenna. Nagpatuloy ang ganitong mga pangyayari kay Ricardo, kaya kinausap ulit siya ni Florabel na magpatingin sa isang psychiatrist. Galit na galit si Ricardo kay Florabel dahil pakiramdam niya ay baliw ang tingin sa kanya ng kanyang asawa. Naapektuhan na ang pagsasama ng dalawa at hindi na rin natutulog si Florabel sa kanilang silid dahil natatakot na ito kay Ricardo. Si Ricardo naman ay nag-file ng leave sa opisina dahil gulong-gulo na ito sa mga nangyayari sa kanya. Isang gabi, habang abala si Ricardo sa kanyang laptop, ay biglang humangin ng malakas. Napatingin si Ricardo sa kanyang terrace. Naiwan niya pala itong bukas. Tumayo siya upang isarado ito. Hindi pa nga siya nakakarating sa terrace ay may narinig siyang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Nagtayuan ang mga balahibo ni Ricardo nang marinig niya ang panaghoy ng isang babae. Katulad ito ng panaghoy na naririnig niya sa kanyang mga panaginip. Dali-dali na niyang tinungo ang terrace upang isara na ito. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw sa harapan niya ang isang babaeng duguan at karga-karga ang isang fetus na halos durog na ang hitsura. Nakilala kaagad ni Ricardo si Jenna. Nagsisisigaw na napaatras si Ricardo. Patakbo nitong tinungo ang pintuan, ngunit hindi niya ito mabuksan. Palapit naman ng palapit sa kanyang kinaruroonan si Jenna. Malungkot ang mga mata na nakatitig kay Ricardo. Punong-puno ito nang hinanakit. Jenna, patawarin mo ako. Ang takot na sambit ni Ricardo. Ngunit waring walang narinig si Jenna. Patuloy ito sa paglapit kay Ricardo at bigla niya itong sinakal.
Halos maubo si Ricardo sa higpit ng pagkakasakal ni Jenna sa kanya. Habang sinasakal siya ni Jenna, ay bigla namang kumatok si Florabel. Nag-aalala itong tinatawag si Ricardo. Biglang bumitiw si Jenna sa pagkakasakal kay Ricardo at unti-unti itong naglaho kasama ang fetus na karga nito. Takot na takot at umiiyak si Ricardo nang makausap si Florabel. Napilitan itong ipagtapat sa asawa ang lahat ng kasalanan niya kay Jenna at sa kanilang magiging anak sana. Gulat na gulat si Florabel sa ipinagtapat ng asawa. Hindi niya akalain na nagawang pumatay ng kanyang asawa. Biglang kumuho ang paghanga niya sa asawang si Ricardo. Kinabukasan ay nagulat si Ricardo dahil may mga pulis na sa kanilang bahay. Isinuplong siya ng kanyang asawang si Florabel. Hindi niya akalain na kaya siyang ipakulong ng asawa. At hindi lang iyon ang ikinagulat niya. Naroon din si Jenna at galit na nakatitig sa kanya. Nataranta si Ricardo nang bigla siyang hawakan ni Jenna sa kamay at parang may kung anong puwersa ang nag-utos sa kanyang kamay at hindi niya ito mapigilan. Biglang inagaw ni Ricardo ang baril ng isang pulis at itinutok niya ito sa kanyang sentido at binaril ang sarili. Nagulat ang lahat sa bigla ang ginawa ni Ricardo. Samantala, mababanaag naman ang saya sa mukha ng kaluluwa ni Jenna. Naipalasap na kasi niya kay Ricardo kung ano ang pakiramdam ng mamatay sa baril. Ngayon ay amanos na sila. Konsensyang pumapatay. Muli na namang nabahala ang bayan ng Berding Tubig dahil sa pagkawala ng dalawang tao na isang buwan na ay hindi pa rin nahahanap ng mga otoridad. Mayroong nagsabi na maaaring nagtanan ang dalawa, ngunit mayroon namang nag-aakalang pinatay sila. Si Cleo ay nagmula sa pinakamayaman na angkan sa bayan ng Berding Tubig. Tinitingala dahil sa kagisigan at yaman, maraming babae ang naghahangad ng atensyon niya. At si Barbara lamang ang tanging bumihag sa kanyang puso. Isang dalaga na anak ng trabador ng palayan na pag-aari ng pamilya ni Cleo. Maganda ngunit mahiyain si Barbara na kung iyong titingnan ay maaakit ka sa amo ng kanyang mukha. Sino ang maniniwala na ang nagtulak kay Cleo sa madilim na daan ay isang mahinhin na babae? Matapos niyang ibuhos ang oras at salapi sa babae ay matutuklasan niya na sa likod ng di makabasag pinggan na dilag ay may umaalab na kulo sa loob. Walang dahilan para ipagpalit siya nito sa isang lalaki na anak lamang ng kanilang trabahador sa pagsasaka, gayong si Cleo ay galing sa pinakamayamang angkan ng bayan ng Berding Tubig. Paano mo nagawa sa akin to, Barbara? Nanlilisik ang kanyang mga mata nang ibulong niya ito habang nasasaksihan ang pagtataksil ng dalawa sa malawak na palayan. Sukdulan ang puot ni Cleo sa pagkabigo sa pag-ibig nang makita niyang hinaplos ni Barbara ang pisngi ng hampaslupang lalaking si Andoy. Patayin mo sila nang wala silang utang na loob. Isang maliit na tinig ang narinig ni Cleo. Nakita niya ang isang nilalang na sumulpot sa kanyang harap. Sinlaki ng bola na walang mukha. Ang katawan ay walang saplot na binalot ng mga bibig at mayroong maiksing buntot.
Nakakahiya. Diudurog nila ang pagkalalaki mo. Patayin mo sila. Muling sabi ng dilalang. Gumapang ito sa katawan ng lalaki paakyat at tumungtong ito sa kanyang balikat. Sumang-ayon si Cleo nang walang takot sa nilalang. Lumuluha ang lalaki habang nagdidilim ang kanyang paningin. Gumapang ang nilalang sa dibdib ni Cleo at ibinuka ang mga bibig upang saluhin ang mga patak ng luha ng lalaki na parang halamang nadiligan. Sabay-sabay nang umiti ang mga bibig, wari, mga bulaklak na namukadkad. Cleo, simula ngayon ay ako na ang gabay mo. Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Sulsul ng mga nakangising bibig at simula noon ay naging sunod-sunuran si Cleo sa anumang utos ng mapanulsul na nilalang. Heto na si Cleo ngayon. Ilang araw nang nasa loob ng isang kuweba kung saan ay walang nagagawi. Duguan ng mga kamay habang nakatitig sa kanyang katabi ang bangkay ni Barbara na unti-unti nang nabubulok ang laman. Nawala na ang alindog at kagandahan na kinababaliwan noon ni Cleo rito. Ngunit hindi pa rin naglalaho ang pagmamahal niya sa babae. Tila ba sa kanyang mga mata na natiling perpekto ang imahe ng kanyang mahal na si Barbara. Araw-araw niyang niyayakap ang umaalingasaw na katawan nito. Hinahalikan ang mga nabubulok na labi. Iniisa-isang alisin ang mga uod na gumagapang sa katawan at pagkatapos ay kakantahan niya ng pag-ibig. Habang buhay na tayong magkakasama, irog ko, sambit niya at biglang kumalam ang kanyang tiyan. Ilang araw na siyang hindi nakakakain. Napalingon siya sa kabilang sulok ng kuweba at naroon ang isa pang bangkay. Maya-maya ay muling lumabas ang nilalang sa kanyang balikat at nagsalita. Kainin mo ang bangkay ni Andoy. Kainin mo ang lalaking hampas lupa hanggang maubos. Tulala ang lalaki habang naririnig ang tinig, ngunit hindi ito kumikilos. Hindi niya kayang kumain ng bangkay. At nang gabing iyon, ay hinuli niya ang mga dagang umaaligid sa bangkay ni Barbara at kanyang kinain sa tindi ng gutom na hindi na niya kontrolado. Ilang araw pa ang lumipas. Maingat na lumabas si Cleo sa kuweba para maghanap ng iba pang pagkain dahil wala na siyang mahuling mga daga at kulisap. Sinigurado niyang walang tao, ngunit wala siyang makita na maaari niyang kainin. Dala ng gutom ay kumuha ito ng mga damo at ito ang kanyang sinubukang kainin. Nagtiis sa gutom ang lalaki at mabilis ang pumasok pabalik sa kuweba dahil nakasunod sa kanya ang panganib. May dalawang ribulto ng tao. Gumagalaw ito na parang mga buhay. Ang isa ay may hawak na baston at ang isa ay may mga alahas sa liig. Sabay nilang tinatawag ang pangalan ni Cleo. Huwag kang lalabas! Sila ang kukuha kay Barbara! Babala ng maliit na nilalang at sinunod ito ni Cleo sa takot. Hindi niya nais mawalay sa babae dahil ang bangkay ni Barbara na lamang ang nagpapaligaya sa kanya. Maya-maya habang nakaupo at hinahawi ang naglalagas na buhok ng bangkay ng babae, ay matinding kalam ng sikmura ang pumapatay kay Cleo. Kainin mo ng bangkay ng lalaki! Nararapat lang yun para sa mga taksil at hampas lupang katulad niya. Kailangan mong kumain at lumakas para kay Barbara. Baka maunahan ka ng mga buitring gutom. Udyok ng mga bibig na sabay-sabay na nagsasalita at naglalaway.
pilit na pinakakain kay Cleo ang bulok na bangkay, ngunit hindi niya kayang kumain ng mabahong laman ng tao. Lumundag ang maliit na nilalang papalapit sa bangkay. Pinanood ni Cleo kung paano kagatin, nguyain, ngat-ngatin at lunukin ang inaagnas na binti ni Andoy. Naglalaway ang mga bunganga habang puno ito ng bulok na laman ng lalaki. Ilang sandali pa ay natanaw niya ang mga buitreng nakaabang na tila gustong agawin ang kinakain ng maliit na nilalang. Kasabay nito ay ang dalawang ribulto na tinatawag ang kanyang pangalan. Niyakap ni Cleo si Barbara sa takot at nagsipasukan ang mga buitre na tumuka-tuka sa bangkay ni na Barbara at Andoy. Pinagpiestahan ang dalawang bangkay at pumalibot ang malalaking ibon kay Cleo. Pinagaspas ang mga malalaking pakpak nito sa kanyang harap at pinagtutuka ang kanyang mga kamay. Sumigaw ito ng tulong sa nilalang na kanyang naging gabay, ngunit nakanganga lamang ang mga bunganga ng nilalang at hindi umiimik. Tinuka ng tinuka ang mga kamay ni Cleo, nagdugo, lumaylay hanggang sa hindi na niya maikilos ang mga kamay at kinain ng mga buitre ang mga kamay ng lalaki. Lumipad ang mga nagsisilaki ang ibon sa likod ni Cleo, hinablot ng malalaki at matatalim na kuko ang kanyang balikat at tuluyan na siyang inilipad sa itaas. Pagdilat ni Cleo ay nabulag siya sa liwanag, nasulyapan niya ang kanyang mga kamay na buo pa rin at nakaposas. Hila-hila siya ng mga pulis na akala niyang mga buitre. Lumingon siya sa kanyang pinanggalingan, isang bodega na imbaka ng palayan na pag-aari ng kanilang pamilya at hindi kuweba. Naroon ang dalawang bangkay na pinalilibutan at sinisiyasat ng iba pang mga kapulisan. Nakatungo lamang si Cleo habang naglalakad at nang mahimasmasan ay wala ang maliit na nilalang na kanyang naging gabay. Ang mga bibig na umudyok sa kanya ay ang kanyang bugso ng damdamin na nanaig sa kanyang pagkatao at bumulag sa kanyang konsensya. Nalasahan ni Cleo ang bulok na karne sa kanyang dila sapagkat siya ang kumain sa bangkay ni Andoy at hindi ang mapanulsul na nilalang. Ang gabay na sinusunod niya ay ang kanyang mga utos sa sarili dahil sa matinding galit at paghihinagpis. Lumingon siya sa paligid, nakita at nadaanan ang kanyang humahagulgol na magulang. Ang dalawang ribulto na tinaguan niya ay ang kanyang mga magulang na tumatawag sa kanyang pangalan. Di makapaniwala sa kanyang kinahinatnan. Duguan at napakarungis ng kanilang minahal, inaruga at pinag-aral na anak. Nang makulong si Cleo ay tanging patawad lamang ang kanyang paulit-ulit na binabanggit. Nakaupo sa sahig, yakap ang mga tuhod at muling lumitaw ang maliit na nilalang. Hinila nito ang mahabang buntot, inabot kay Cleo at nagsalita. Alam mo na ang gagawin mo, Cleo. Kung gaano kahaba ang buntot ay ganoon rin kalaki ang konsensya ng lalaki. Kinabukasan ay natagpuang nakabigti si Cleo sa kulungan. Pinatay siya ng kanyang konsensya. Ang matinding galit sa dibdib ay kayang baguhin ang ating pananaw at desisyon sa buhay. Huminga ng malalim, pumikit at mag-isip bago magpasya kung ano ang nararapat gawin upang wala tayong pagsisihan sa huli at hindi habulin ng konsensyang pumapatay.
sinasunduan sa demonyo. Isang gabing madilim, sa likod ng bahay nila Mang Grego, ay naroon siya, nakaluhod sa ilalim ng puno ng balete. Basta tuparin mo ang gusto ko, ay ibibigay ko rin ang gusto mo. Aniya, at inilapat nito ang nguso sa lupa kung nasaan ang paa ng demonyo na siya lamang ang nakakakita. Isang halik sa paa bilang tanda ng kanilang kasunduan. Kinabukasan ay nanalo ang mga numero ni Mang Grego sa loto na kanyang inaasahan. Benito, anak! Magbihis ka at aalis tayo! Subunod ang 20 anyos na binata kay Mang Grego at inilabas niya ito sa mamahaling restaurant dahil mamayang gabi, ayon sa kasunduan, ay papanaw na ang binata. Susunduin si Benito ng demonyo mamayang gabi sa pagtulog. Hindi sumama sa lamay si Mang Grego dahil masyado raw siyang malungkot na isa lamang palusot sa kanyang asawa at ang katotohanan ay abala siya sa pagwawaldas ng kanyang napanalunang pera. Baliwala ang buhay ni Benito para kay Mang Grego dahil para sa kanya ay anak lang naman ito ng misis niyang si Carlota sa unang asawa. Ilang buwang pinagluksaan ni Carlota at ng isa pa niyang anak sa unang asawa na si Kakay ang pagkamatay ni Benito sa bangungot. Noong magsama si Mang Grego at Carlota ay malalaki na ang mga anak ng babae. Katakot-takot na pangungutya ang inabot ni Mang Grego sa mga walang respetong anak nito dahil sa may kaya ang unang asawa ni Carlota habang siya naman ay kaunti lang ang kinikita. Ang kanyang pagtaya sa loto ay kanyang naging pag-asang makabangon, ngunit kahit anong dasal ang gawin niya sa itaas ay hindi siya manalo-nalo kung kaya't sinubukan niyang magdasal sa kadiliman at di niya inaasahang may sasagot sa kanya. Nagbuhay hari nang walang pagsisisi si Mang Grego. Nabili lahat ng alak na gusto, nakakain ng masasarap na pagkain at nagbihis ng mamahaling kasuotan. Ang pera ay kanyang ginamit sa maling paraan na ikinalulong niya sa pagsusugal at kung ano-ano pang bisyo. Isang gabi habang abala sa pagsusugal si Mang Grego sa labas, ay naiwan si Carlota at ang kanyang anak sa bahay na malungkot na nagmumuni-muni sa pagkawala ni Benito. Nay, may sasabihin ako sa iyo na baka hindi mo paniwalaan. Sabi ni Kakay. Tumingin si Carlota sa anak at nagsalita ulit si Kakay. Noong gabing bago mabangungot si Kuya, ay may nakita akong malaking ahas na nakapulupot sa katawan niya. Pero biglang nawala nang kumurap ako. Alam kong hindi ako nananaginip. Tahimik lang ang nanay at niyakap lang si Kakay dahil alam niyang nalulungkot lang ang anak. Paglipas ng ilang buwan ay tila hindi kontento ang lalaki. Mayroong mas malaking premyo na dadating sa susunod na linggo. Nais ni Mang Grego na mapasakamay ang malaking salapi at muli niyang hinamon ng demonyo na pagbigyan ang kanyang hiling. Kakay! Magbihis ka at aalis tayo! Masayang sabi ng lalaki sa 18 anyos na dalaga at dinala ito sa mamahaling restaurant kung saan niya huling dinala si Benito. Kumain at nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa mga pangarap ni Kakay. Bakas sa mukha ni Kakay ang kasiyahan dahil maliban sa pagangat sa buhay ay ramdam niya ang unti-unting paglalapit nilang magama kahit di magkadugo. Ngunit sa utak ni Mang Grego ay tandang-tanda pa niya ang mga maanghang na salita ng dalaga sa kanya na tila nakalimutan ng magpatawad. Ito na ang huling hapunan ni Kakay at ang buhay ng dalagang ito ay kapalit ng mas malaking salapi. Lumipas ang ilang araw ay hindi matanggap ni Carlota ang pagkawala ng kanyang dalawang anak
kahit pa na maligo sa pera silang mag-asawa. Ang kalungkutan ni Carlota ay nagdala sa kanya ng malubhang sakit na walang doktor ang makalunas. Walang gamot para sa kalungkutan. Dumaan pa ang mga buwan ay mayroon na namang higit pang mas malaking premyo sa loto na ikinahinayang ni Mang Grego dahil ubos na ang anak ng kanyang asawa. Nag-isip ng mabuti ang lalaki kung paano ito mapapa sa kanya. At di nagtagal ay muli niyang hinamon ang demonyo. Pagdating ng gabi ay nakatayong muli si Mang Grego sa ilalim ng puno ng balete. Inaantay ang pagdating ng demonyo at nang lumitaw ito sa kanyang harap ay kabadong nakiusap ang lalaki. Gusto ko uling manalo ng salapi, pero pwede bang buhay ng iba ang iyong kunin at hindi ang aking asawa? Tanong ng lalaki na pinagtawanan ng demonyo. Isa kang makasarili, ganid at walang pusong tao. Ikaw ang demonyo dito sa mundo. Sabi ng mabalahibong nilalang kay Mang Grego. Yumuko ang malaking nilalang at humarap sa mukha ng lalaki. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Hindi mauubos ang milyon-milyon mo, pero sa isang kondisyon. Sabi ng demonyo. Nasabik si Mang Grego sa kanyang narinig at sumagot. Anong kondisyon? Kahit ano gagawin ko? Umalakak ang demonyo at muling nagsalita. Patayin mo ang asawa mo. Tagtarin mo ang laman at ibigay mo sa akin bukas na bukas din. Nabigla at napalunok ang lalaki habang nag-iisip. Muling tumawa ang mapanuksong demonyo at nagsalita. Ayaw mo ba? Bakit nagdadalawang isip ka? Hindi ba't mas mahalaga ang pera sa iyo kaysa sa buhay ng iba? Muli pang nag-isip si Mang Grego at nakita ang pagpitik sa malalaking daliri ng demonyo kasabay ng paglaglagan ng mga perang papel na nakabigkis galing sa puno ng balete. Nang masulyapan ng lalaki ang mga salapi sa lupa, ay pumayag rin ito sa kondisyon ng nilalang. Buong gabing pinagplanuhan ng lalaki ang kanyang gagawin at kinabukasan ay handa na ang kanyang mga kagamitan sa pagpaslang sa asawa. Carlota, magbihis ka at aalis tayo. Sabi ng demonyong asawa at nagtungo ang dalawa sa malayo. Mabilis ring nakauwi ang lalaki, bitbit ang malaki at duguang maleta. Nang gabing iyon, ay sumandal ang lalaki sa puno ng balete at naganday dahil handa na niyang matanggap ang salaping inaasam niya. Sa pagliwanag ng buwan, ay lumitaw muli ang demonyo at mabilis na iniabot ni Mang Grego ang maleta. Pinatay, tinadtad at giniling ko ang asawa ko. Tapos na ang pinapagawa mo kaya tuparin mo ang kasunduan natin. Sabi ng lalaki habang pinupunasan ang madugong kamay. Binuksan ng demonyo ang maleta at lumuwa ang umaapaw na karning giniling ng katawan ng asawa niyang si Carlota kasabay ng pagbungisngis ng mapag-udyok na nilalang. Paulanin mo ng pera ang puno ngayon na! Madaling utos ni Mang Grego sa demonyo. Ngumisilang ang demonyo. Pinitik ang mga daliri nito at nagsilaglagan ang mga perang kinasasabikan ng lalaki. Tumakbo ang sakim paikot-ikot sa ilalim ng puno na nagkandarapang dinampot ang mga pera. Maya-maya pa'y gumapang ang mga baging at pumulupot ng mahigpit sa lieg ni Mang Grego. Hinawakan at pinigilan niya ang pagbigkis ng baging kasabay ng paghalakak ng demonyo. Pumitik pang muli ang di kaaya-ayang nilalang at hinila ng baging ang lalaki paitaas. Pumiglas ang mga paa ni Mang Grego sa hangin habang hawak ang baging sa leeg na kusang tumali sa mataas na puno. Ngumanga ang lalaki,
pilit na sumasagap ng hangin at biglang humaba ang liig ng demonyo na pumulupot mula paanan at paitaas na parang sawa sa katawan ng lalaking pumipiglas. Humarap kay Mang Grego ang mukha ng demonyo at nagsalita. Maaaring ikaw ang demonyo dito sa mundo, pero hindi mo ako maluloko dahil ako ang tunay na demonyo. Isinubo ng nilalang ang labi ng lalaki. Sinipsip at hinigop ang kaluluwa ni Mang Grego hanggang sa matuyo ang katawan at maya-maya pa'y nanahimik ang gabi. Nang malagutan ng hininga ang lalaki, ay kusang gumapang ang mga sanga at baging ng puno sa buong katawan nito. Ibinitin patiwarik at ibinuka ang mga braso ni Mang Grego na nagmistulang krus na baliktad na sumisimbolo ng kadiliman. Sinubukang linlangin ni Mang Grego ang demonyo dahil ang laman ng maleta ay karni ng baboy at hindi ang kanyang asawa na itinago niya sa malayo. Tila natanto ng lalaking ganid sa pera na hindi kaya nitong ipagpalit ang asawa sa salapi. Tao rin pala si Mang Grego. Kamandag ni Magdalena. Tuwing umaga ay makikitang nakapaminta na sa taas ng kanyang malaki ngunit luma ng bahay si Magdalena. Malungkot na nakatanaw sa malayo, parang mahinihintay. Ulila ng lubos si Magdalena at nag-iisa sa bahay na iyon. Maganda siya, ngunit sa edad na 30 ay iisang beses pa lang nagmahal ng lalaki, kay Ramon. Minahal ng husto ni Magdalena si Ramon. Parang higit pa nga sa kanyang buhay ang pagmamahal niya rito. Pero niloko siya nito. Iniwan at nagpakasal sa iba, may isang taon na ang nakalilipas. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Magdalena dahil sa pangyayaring iyon. At simula noon ay hindi na siya ngumiti pa. Tila wala nang puwang ang saya sa kanyang puso. Purong lungkot at puot na lang ang naroroon. Inagaw ang atensyon ni Magdalena ng isang lalaki sa labas. Nagpapakyut ito sa kanya. Parang sinasabi ng isip nito na, narito lang ako, handang magmahal sa iyo. Umarko ang mga kilay ni Magdalena. Padabog niyang isinarado ang bintana. Hindi ka si Ramon! Sigaw ng puso niya. Isang gabi nagising si Magdalena dahil sa ingay na nagmumula sa loob ng kisame ng kanyang silid. Hindi tuminag sa pagkakahiga si Magdalena pero pinakiramdaman niya ang ingay sa loob ng kisame. Tila pagaspas ng mga pakpak. Saglit pa'y bumigay ang kisame at bumagsak kay Magdalena ang pagkarami-raming paniki. Napabalikwas siya at napatili ng malakas. Kagulong nagliparan sa loob ng silid ni Magdalena ang mga paniki, may mga bumabangga sa mukha at katawan niya. Tinakbo ni Magdalena ang bintana at dali-daling binuksan. Bumuhos palabas ng bintana ang mga paniki. Dumapa si Magdalena para hindi masagasaan ng mga ito. Kinabukasan ay lumapit si Magdalena sa tindahan na katapat lang ng bahay niya. Aling Meli,
May kilala ko ba kayong karpintero? Tanong niya sa matandang tindera. Meron, iha. Ipagagawa ko lang ho kasi yung kisame ng silid ko. Ay, tama ang tama. Mamimili ako ng mga paninda mamaya. Madadaanan ko ang bahay nila. Papupuntahin ko siya sa bahay mo. Maraming salamat ho. Ani Magdalena, na pagkuway, tumalikod na at dire-diretsong pumasok sa gate ng kanyang bahay. Mga 2 oras ang lumipas, nakarinig ng mga katok sa gate si Magdalena. Tao po! Tao po! Binuksan ni Magdalena ang gate. Isang matikas na lalaki ang nasa labas niyon. Magandang umaga ho. Napamaang si Magdalena, napatitig sa lalaki. Kahawig ito ni Ramon, ng lalaking pinagbuhusan niya ng pagmamahal. Karpintero ho ako, sabi ni Aling Meli, may ipagagawa raw kayo. Napukaw si Magdalena. Ah, oo, oo, yung kisame sa silid ko, tuloy ka, pakitingnan mo na lang. Nagawa ang kisame, pero marami pang nadiskubring depektibo ang karpintero sa bahay ni Magdalena na ayon dito ay delikado kung hindi kukumpunihin. Nagpabalik-balik ang karpintero sa bahay ni Magdalena hanggang sa magkapalagayan ng loob ang dalawa. Binata ka pa pala, Conrad? Oo, matandang binata na nga ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. 30 na kasi ako. Magkasing edad pala tayo, pero siguro naman may nobya ka na. Meron naman. Nalungkot si Magdalena. Pero nagkakalambuan na kami. Sa tingin ko, mauuwi rin sa wala ang relasyon namin. Lihim na natuwa si Magdalena. Hindi nagtagal at nagkaunawaan ang mga puso ni na Magdalena at Conrad. Hindi yun lingid sa kaalaman ng marami. Pero ang araw-araw na pagdalaw ni Conrad kay Magdalena ay dumalang. Hanggang sa hindi na nakita pang dumalaw ang una sa huli. Hindi ka na ata dinadalaw ni Conrad, Magdalena. Ani Aling Meli, nang isang araw ay bumili rito si Magdalena. Nilukob ng lungkot ang mukha ni Magdalena. Hindi na nga ho eh. Baka ho makikita niyo siya. Pakisabi naman ho, pasyalan ako minsan sa bahay. Awang-awa ang matandang babae kay Magdalena. Oo, Magdalena. Huwag ka mag-alala. Tumalikod na si Magdalena. Kakaawa naman yan si Magdalena, no, Aling Meli? Anang isang tambay na lalaki. Sinabi mo pa. Kitang-kita kong pagbabalik ng saya sa mukha niya nang maging sila ni Conrad. Pero pansamantala lang pala. Buhos magmahal yang si Magdalena, pero malas sa pag-ibig. Pero bakit naman kaya tinabangan kay Magdalena si Conrad? Ang alam ko kay Conrad, buhos din kung magmahal. Ewan ko nga. Walang hiya palang Conrad na yun. Pinaibig si Magdalena tapos iiwan lang pala. Galit na sabi ni Aling Meli. Ilang araw ang lumipas. Umalingasaw ang napakabahong amoy sa paligid. Puh! Ano bang amoy na yon? Parang nabubulok na hayop. Diring sabi ni Aling Meli. O nga, parang doon nang gagaling sa bahay ni Magdalena. Anang isa sa mga tambay. Hayaan niyo't itatanong ko bukas kay Magdalena. Tuwing umagay, bumibili siya rito ng corned beef eh. Kinaumagahan nga ay tinanong ni Aling Meli si Magdalena tungkol sa mabahong amoy. Ewan ko ho, hindi sa bahay ko nanggagaling ang mabahong amoy. Sinuyod ko lang mabahong amoy, Magdalena. Sa bahay mo nanggagaling.
Lumingon sa lalaki si Magdalena. Matalim ang mga mata. Sabi nang hindi sa bahay ko nang gagaling ang amoy. Padabog at dali-daling tumalikod si Magdalena. Nagkatinginan ang Tambay at si Aling Nelly. Nakakatakot naman ang titig ni Magdalena. Parang titig ng isang baliw. Maya-maya'y biglang napaisip ang matandang tindera. Corned beef. Corned beef. Ano hong corned beef, Aling Melly? Kailangang malaman ni Kapitan ang tungkol sa mabahong amoy. May takot sa mga matang sabi ni Aling Melly. Dapat nga ho, ipaalam agad natin kay Kapitan ang tungkol dyan eh. Hindi naman malalaman niya ni Kapitan kung di sasabihin dahil malayo ang bahay nila. O siya, sige, Selo. Sunduin mo si Kapitan. Masama ang kutob ko. Mabilis na tumalima ang Tambay. Nang dumating sa tindahan si Kapitan, ay lihim itong kinausap ni Aling Melly tungkol sa kanyang hinala. Pagkatapos niyon ay nagtungo na sa bahay ni Magdalena si Kapitan. Kakatuksa na ito sa gate pero nakita nitong nakaawang iyon. Nakaligtaang isara ni Magdalena. Dumiretso na nang pasok si Kapitan. Bukas din ang pintuan ng bahay. Pumasok sa pintuan si Kapitan na halos masuka ng salubungin ng napakabahong amoy. Tama ang hinala. Nasa loob nga ng bahay ni Magdalena ang kung anong nangangamoy na iyon. Maingat na tinuntun ni Kapitan ang pinagmumulan ng amoy. Habang umakyat ito sa mataas na hagdan, ay pasangsang ng pasangsang ang mabahong amoy. Hanggang sa matanaw ni Kapitan ang isang silid. Naroroon ang pinagmumulan ng napakabahong amoy. Dahan-dahang lumapit sa silid si Kapitan. Narinig nitong nagsasalita si Magdalena. Kain na, Ramon. Paborito mo ulit ang inihanda ko. Maingat na sumilip sa pintuan si Kapitan. Muntik na itong mapasigaw sa nabuglawan. Nakahiga sa kama si Conrad na tinatawag na Ramon ni Magdalena. Isa nang nabubulok na bangkay. Isinubo ni Magdalena sa nakanganga at agnas na bibig ni Conrad ang kutsara. Pilit na ipinasok ang pagkain sa lalamunan. Maya-maya'y niyakap ni Magdalena si Conrad. Hinaplos-haplos ang nananagtag ng mga buhok. Gumapang sa katawan at mukha ni Magdalena ang mga uod na nagmumula sa nabubulok na katawan ni Conrad. Hinayaan lang ni Magdalena ang mga uod. Bagkus ay hinaggan pa niya ng hinaggan si Conrad. Mahal na mahal kita, Ramon. Hindi ka maaagaw sa akin ng iba. Hinding-hindi. Noon na hindi napigilan ni Kapitan ang mapasuka. Napalingon kay Kapitan si Magdalena. Tumalim ng pagkatalim-talim ang mukha niya. Tanghas! Basta ka nalang pumasok sa pamamahay ko! Anong kabaliwan niyang pinagkagawa mo, Magdalena? Ani Kapitan na pilit pinatatatag ang sarili. Tumayo si Magdalena. Kung binabalak mong kunin sa akin si Ramon, mabibigo ka. May dinampot sa lamiseta si Magdalena, matalas na kutsilyo. Sinugod ng saksak ni Magdalena si Kapitan, nakailag naman ang huli. Pero ang pangalawang saksak ni Magdalena ay tumama sa braso ni Kapitan. Pinuntirya ni Magdalena ang puso ni Kapitan. Sa pangatlong saksak ay sisiguraduhin niyang mauutas ito. Pero nagdatingan ng mga kalalakihang inutusan ni Aling Melly na sundan si Kapitan dahil ramdam nitong panganib ang susuungin ng punong barangay. Napigilan ng mga kalalakihan ang baliw na si Magdalena at nagawang igapos.
Paano kayo nagkahinala na si Conrad ang nangangamoy, Aling Melly? Tanong ng tambay na si Celo habang nakatingin sila kay Magdalena na nooy isinasakay ng mga kalalakihan sa barangay patrol para dalhin sa mental hospital. Sa corned beef. Minsan kasi, nang bumili rito ng corned beef si Magdalena para ipakain kay Conrad, eh nabanggit niya sa akin na hindi lang daw pala magkahawig sila Conrad at ang dati niyang nobyong si Ramon, kundi pareho rin ang paboritong pagkain. Ang corned beef nga. Mula noon, lagi nang bumibili sa akin ng corned beef si Magdalena, kahit na noong magsimulang mawala si Conrad. Kaya naisip ko na nasa loob lang ng bahay ni Magdalena si Conrad. Nailing ang tambay. Baliw talaga, kahit na noong mamatay si Conrad ay ibinibili pa rin niya ito ng corned beef? Pero paano ba namatay si Conrad? Isang araw ay malungkot na Conrad ang dumalaw kay Magdalena. Nakikipagkalas na ito sa kanya dahil nagkasundo na raw sila ng dating nobya. At mas mahal ito ni Conrad kaysa kay Magdalena. Hindi iyon natanggap ni Magdalena na humantong sa malagim na pagpatay niya kay Conrad. Pinagsasaksak niya ito ng pinagsasaksak hanggang sa malagutan ng hininga. Doon na tuluyang bumigay ang katinuan ni Magdalena na nagsimulang magkalamat ng lokohin ng unang nobyong si Ramon. Inihiga ni Magdalena sa kama ang bangkay ni Conrad. Itinuring na buhay, itinuring na si Ramon. Mapaglaro talaga ang pag-ibig. Si Conrad na inakalang makakapagpahilom ng sugat sa puso ni Magdalena ay siya pang nagtulak para tuluyang mabaliw ang babae at magbuga ng nakamamatay na kamandag. Misteryo ng Kubo sa Batis. Sundalo. Putol na ang mga binti ng aking katabi. Duguan naman ang aking mga nasa likuran. Iilan rin sa mga kasamahan ko ang bulagta at wala ng buhay sa putikang kinatatayuan ko. Sa aking likuran ay pasan ko ang aming commander dahil natulala na lamang siya matapos kaming hagisan ng bomba ng mga kalaban. Di ako papayag na matalo kami sa giyerang ito. Hindi ko alam kung bakit, pero walang natamong galos ang aking katawan sa pagsabog ng bomba. Alam kong hindi ko pa panahong mamatay, kaya ako na ang sasagip sa aking mga kasamahang sugatan. Dahan-dahan akong gumapang sa putikan, palapit sa kinaroroonan ng mga kuta ng mga Hapon. Unti-unti ay naririnig ko ang kanilang mga boses. At nang maaninag ko ang kanilang grupo, ay mabilis akong tumayo. Mag-isang sumugod at matapang na pinaulanan sila ng mga bala. Nanahimik ang mga kalaban. Natitiyak kong napuruhan ko ang bawat isa sa kanila. Hindi ako natatakot sa mga Hapon. Para sa bayan ay handa kong ibuwis ang aking buhay. Dinukot ko ang granada at gumanti ng pasabog sa kanila. Dahil sa aking katapangan ay nabigyan ko ng pag-asa ang mga buhay pang kasamahan. Lahat sila ay nakasunod sa aking likuran. Ako bilang commander ng tropa. Dumapa kayo! Maghanap kayo ng pwedeng pagtaguan bago kayo magpaputok ng baril! Sinigaw ko sa kanilang mga nakasunod sa akin nang marinig ko ang panibagong grupo ng Hapong paparating. Lahat kami ay nakamasid nang bigla na lamang kaming sinorpresa ng mga balang lumilipad. Ngunit wala ni isa sa aking mga kasamahan ang naglakas loob na lumaban at sila'y nagsipag-atrasan at nagsipagtakbuhan. Kaya naman, muli akong bumangon at lahat ng bala na aking sinalubong ay aking inilagan. Nasulyapan kong mayroon pang tatlong Hapon ang nakatindig, kaya mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking puno.
agaran kong kinuhang patalim na aking itinago. Nang biglang lumitaw ang isang kalaban sa aking harapan, ay mabilis kong naibaon ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Bumulwak ang dugo nito sa aking mukha. Narinig ng mga kakampi nito ang kanyang pagdaing kung kaya't nalaman nila ang aking kinaroroonan. Mabilis silang nagpaputok at bitbit ko naman sa aking harapan ang katawan ng pinaslang kong hapon na aking ginawang panangga sa mga balang dumating na dapat ay para sa akin. Hindi ako natinag. Ako mismo ang siyang tumakbo papalapit sa kanila gamit pa rin ang bangkay bilang kalasag sa mga bala. Wala akong takot na sumugod sa dalawang hapon na patuloy pa rin sa kanilang pamamaril. Bigla na lamang may humagupit sa aking binti. Isang bala ang bumaon sa aking laman. Ngunit hindi ito naging hatlang dahil mabilis rin akong nakalapit sa kanila at madali kong nahablot ang baril ng isa na agaran kong hinampas sa mukha ng kanyang kasamang nabiyak ang bungo sa dalawa. Bakas ang takot sa mukha ng natirang hapon. Ngunit wala akong palalampasin. Sinaksak ko ang dalakong patalim sa kanyang pisngi na mabilis ko rin pinadaan ang talim sa kabilang dulo ng kanyang pisngi na nagpahiwalay ng kanyang ngalangala sa kanyang mukha at bumagsak siya sa lupa. Dumanak ang kanilang dugo sa aking paanan. Pinaslang ko silang mga banyagang mananakop gamit lamang ang aking lakas at ang maliit kong patalim laban sa kanilang mga armas. Ako na lamang ang natitirang nakatindig dahil sa aking likas na katapangan. Tinahak ko ang masukal na daan ng hindi iniinda ang kirot ng tama ng bala sa duguan ko ng binti. Sinundan ko ang tunog ng umaagos na tubig hanggang sa marating ko ang malinaw na batis. At doon kita nakita, magandang binibini. Nangiti ang dalagang sekuridad. Naantig ang kanyang puso sa isinalaysay ni Dante. Hindi niya lubos akalain na mahuhulog ang loob ng nakakabighaning lalaki sa tulad niyang simpleng dalaga lamang. Matapos langgasin ni Caridad ang pagaling ng sugat sa binti ni Dante mula sa tama ng bala galing sa pakikipaglaban sa hapon ay naupo ang lalaki mula sa pagkakahinga sa kama at hinawakan ang kamay ng magandang binibini. Caridad, ikaw ang nagligtas sa akin. Nitong mga nagdaang araw na ako'y iyong inalagaan, ay patunay lamang na ang katulad mong binibini ay para sa akin. Sambit ni Dante at niyakap ng makisig niyang katawan ang dalaga. Hinaplos ni Dante ang mga braso ng binibini. Caridad, mamahalin kita habang buhay. Sabi pa ng lalaki, ngunit ang mga banayad na haplos ni Dante ay napalitan ng pagkapusok. Ang damit ng dalaga ay kanya nang inaalis, kaya naman ay tinulak siya ng mahiyaing babae. Mahal ko, patawad sa aking kapangasan. Batid kong ikaw lang ang babaeng karapat-dapat na maging ina ng aking mga magiging supling. Emosyonal na tura ni Dante at sa mga matatamis pa niyang salita ay si Caridad na mismo ang nagbigay sa hiling nito. Buong gabi magkayakap ang bagong magkasintahan at kinaumagahan ay nagpaalam si Dante para umalis. Kinakailangan niyang bumalik sa giyera. Dahil ang kanyang galing sa pakikidigma ay lubhang kinakailangan ng kanyang batalyon. Nabahala si Caridad at pilit na pinigilan ang paglisan ni Dante. Mahal ko, magtiwala ka. Sa aking pagbalik ay bubuo na tayo ng pamilya. Napakabango ng mga ipinangako ni Dante kung kaya't pumayag rin ang babae. Inabot ni Caridad ang isang kumot sa lalaki. Dante, mahal ko, dalhin mo itong kumot upang maalala mo ako at ika'y mayayakapin sa tuwing malamig ang iyong gabi. Sambit ng dalaga. Naglakad papalayo ang lalaki matapos humalik sa pisngi ng bagong kasintahan at kumaway ng pamamaalam si Caridad hanggang mawala sa kanyang paningin ang makisig na lalaki. Maingat na binagtas ni Dante ang masukal na gubat.
Bawat mahihina at malalakas na kaluskos ay kanyang mabilis na nililingon na halos umiyak na siya sa matinding takot. Tagaktak ang malalaking butil ng pawis at nangangatog ang mga tuhod sa paglalakad sa kaba. Nanlalamig ang buong katawan at bumubulong ng dasal ang duwag na halos maubusan na ng santong tatawagin. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng tila yapak ng taong papalapit. Kaya naman, mabilis siyang nagtatakbo at kamuntikan pang maihi sa salawal. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siyang tumili ng mataas nang di niya inaasahang makasalubong bigla ang inakala niyang sundalo. Sus, Mayusepina! Ano ba naman kayo? Papatayin mo ako sa takot! Nayayapos niyang sabi habang hawak ang dibdib sa pagkasindak. Pasensya na iho. Nangunguha lamang ako ng tanglad para sa aking pananghalian. Tugon naman ng matanda sa lalaking bahag ang buntot. Nang mairaos ni Dante ang kanyang karuwagan sa paglalakad mag-isa, ay masaya siyang nakarating sa kanilang bayan. Malayo pa lamang siya sa kanilang bahay, ay tanaw na niya ang kanyang misis na nakaabang sa kanya. Katabi ang dalawa nilang paslit na babaeng kumakaway sa kanyang pagbalik. Dante, mahal! Salamat at ligtas kang nakauwi mula sa pakikipagsagupaan sa mga Hapon! Sabi ng kanyang asawang si Lolita. Mabilis na pinatikas ni Dante ang kanyang dibdib at postura upang ipakita ang peke niyang kakisigan nang yakapin siya ng kanyang asawa. Lolita, mahal ko! Nasasabik ako makita kang muli, pati na rin ang ating mga anak. Wika ni Dante sa pagyakap sa dalawang anak na babae at pumasok sila ng bahay habang hinahaplos ang tiyan ni Lolitang siyam na buwang buntis. Buong gabi ay walang humpay niyang ikinuwento sa asawa ang kanyang kagitingan kung paano siya nakipaglaban sa mga Hapon. Ang kanyang maliit at pagaling ng sugat sa binti ay kanyang ipinagmalaki na parang tropeo. Wari, tanda iyon ng kanyang katapangan na wala namang katotohanan. Ilang araw siyang pinagsilbihan ni Lolita at pinaghandaan ng mga paborito niyang pagkain. Lalo pang ipinagmalaki ng babae sa kanilang bayan ang kanyang balyenteng asawa. Kaya naman, sari-saring papuri, atensyon at mga regalo ang natanggap ni Dante sa kanilang mga kapitbahay dahil siya ay isang bayaning handang lumaban para sa bayan. Isang umaga ay pinanonood ni Lolita ang matipunong katawan ng asawang nag-eensayo sa pakikipaglaban. Sumusuntok-suntok sa hangin ang lalaki. Sumisipa-sipa at umiilag-ilag na parang tunay na bihasa sa sining ng pakikipaglaban. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Dante kay Lolita na kailangan niya muling lumisan upang bumalik sa giyera. Nang umaga rin iyon, matapos niyang yakaping mahigpit ang mga maliliit pang anak nitong babae na si Adina at Martina, ay mayroong ipinagtapat si Lolita sa kanya. Dante, huwag ka na lang kaya tumuloy. Samahan mo na lang kami dito sa bahay, lalo na't manganganak na ako sa susunod na linggo. Labis rin akong nalulungkot tuwing wala ka at nababahala sa iyong kaligtasan sa pakikipaggyera. Lumapit si Dante sa kanyang asawa at iniabot ang kumot na ibinigay ni Caridad sa kanya. Lolita, mahal ko, tanggapin mo ito upang maalala mo ako at ikay may yayakapin sa tuwing malamig ang iyong gabi. Lumarga si Dante at tumungo sa gubat pabalik sa bahay ni Caridad. Caridad, ako'y nagbalik! Sigaw ni Dante at nang pasukin niya ang bahay ni Caridad ay sinalubong siya ng babaeng walang saplot. Isang malagkit na titigan ang naganap at matapos ang mainit na tagpo ay nakatulog ang lalaki. Ganito ang gawain ni Dante. Umaalis at nagpapaalam sa kanyang mga kinakasama na laging rason ay makikipaggyera. Ngunit ang katotohanan
ay hindi siya mapakaling makiapin sa kung kani-kaninong babae sa iba't ibang bayan. Si Dante ay isang huwad, hindi kailanman na naging sundalo at lalong hindi matapang. Ang totoo lamang sa kanyang pagmamayabang ay ang maliit niyang sugat sa binti. Hinabol siya ng ama ng babaeng kanyang nabuntis sa ibang bayan at pinaputukan ng baril nang magtatakbo siyang papalayo dahil sa hindi niya nais panagutan ang anak nito. Pagdilat ng mata ng lalaki ay wala sa kanyang tabi si Caridad. Naramdaman niya ang mahapding kirot sa buo niyang katawang walang saplot na binalot ng malalalim at mabababaw na hiwa. Caridad, nasaan ka? Nasisindak niyang sigaw habang natatanaw sa kanyang tabi ang isang baon ng nyog na sa loob nui may kumpul na dahong umuusok. At bigla na lamang pumasok ang isang matandang babaeng hubot-hubad, bit-bit ang isang hawla na may malaking dagang nakakulong. Ang matandang babaeng nakasalubong niya na nangunguha ng dahon ng tanlad. Pinilit tumayo ni Dante, ngunit hindi magawa dahil sa matinding hapdi ng buong katawan at labis na panghihina. Papalapit ang matanda sa kanya at tumulo na ang ihi sa takot ng lalaking duwag. Natawa pang reaksyon ng matandang nakahubo nang mapanood niya ang lalaki. Dinampot ng matanda ang dahon na kanyang sinigaan sa loob ng baon ng nyog. Kanya iyong nilukot sa kamay at bigla na lamang niya iyong nilamutak sa mukha ni Dante na agarang nakatulog sa samyo ng mga halamang gamot. Itutuloy.